Good afternoon. Ito na ang pinakahihintay kong ulan dahil sa sobra-sobra ng ulan. Nagtanim na ako ng mga polsitaw. Ito yung tinanim kong kalabasa. Asan yung kalabasa? Ito yung kalabasa. Ito, kalabasa. Tinanim ko dito kahit umuulan. Ito, kalabasa. Yan ang kalabasa. Kalabasa. Yan ang kalabasa. Kahit umuulan, dapat itanim dahil basang-basa na. Next ay ito, okra smooth green. Okra smooth green dito sa gilid yan. Okra smooth green ito, mga yan. Ayan. And then ito ang last na tinanim ko. Yata ito yung mabasa. Green Ninja Polsitaw. Dun sa gilid pagkalat-kat di ganyan pagkalat-kat. Okay, kahit may patani na sa susunod dito sa gitna pulsitaw gagawa ko. Kahapon ito yung ampalaya. Yan ang ampalaya kahapon. June 6, ngayon June 7. So I hope ma-improve ko itong garden dahil meron na akong 8,000 na nagasto sa pagsabakod lang yan. Tapos 6,500 yung gripo na pandilig ko kung walang tubig. Okay, kahapon ito yung tinanim ko rito na side. Yan, dito na side. Nilagyan ko rin ng polsitaw rito sa gilid niya. Polsitaw sa gilid. Yan sila haakyat. Sana. Okay, thank you so much sa panonood, mga kapatid. I hope I could improve this place, yung tinatawag nilang Pinakbet Garden. Bukas, magtatanim ako ng kamuting kahoy dito sa labas. Dahil alam ko, mabubuhay na sila. Sa labas ko itanim yung kamuting kahoy na nandun sa gripo ko sa bahay. At 1.5 years na yun yung kamuting kahoy doon. So, ibig sabihin, mayroon ng bunga. Mayroon ng kahoy sa loob. Dito ko ilalagay yung kamuting kahoy. Yung pinaglagyan ko ng bell paper. Yung bell paper, ubos na. Ubos na yung bell paper. Wala nang bunga. Ang ilan-ilan na lang. Nagpasalamat ako dahil marami na ring mabango na patani dito sa labas ng aking bakod. Tapos, namumunga na yung nauna kong tinanim na ampalaya. Ang ganda ang ampalaya. Ang daming mga bunga. Marami ko nang na-harvest. Kaharvest ko na naman kanina. Okay? So, thank you so much. Marami.